And lead us, Son of the Cloud, thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. And another angel came out from the altar, which shall tower over fire, and cried with a loud voice to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the cluster of the vine of the earth, for their grapes are fully ripe. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, for the space of 1,600 furlongs. Alright, let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita niyo, Lord, na ugatala. Medyo malalim, Panginoon. Medyo gory din po, Lord. Medyo intense ito, Lord. But we pray na maintindihan po namin. Seryosohin po namin yung lesson. Yung mga mapag-aaralan namin, Panginoon. Dahil hindi po malayo na malapit na rin po itong mangyari. At kami po yung na-warning ninyo, Panginoon. We pray na dapat maligtas, Panginoon. Mga mahal sa amin sa buhay. Sino po maliligtas na yung maligtas na, Lord. Para hindi po lang maranasan inyong galit, Panginoon, po, at we pray na kayo pong malalating ngayong hapon, Panginoon, matutong bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kaupo na po. Good afternoon po sa lahat. So, konting ano ulit tayo. Ang tagal na naman natin din revelation. Konting review. Sino yung Denville? Dalas mo na buutan yung ano, revelation. Sinong bida sa revelation? Ha? Sina din, hindi ko nakikita. Ito nga, usag na kayo dito para makita ko kayo. Tangkad ni Chelsea. Yan. Okay, ha, pakita natin ulit yung mga ating mga tag dito. Para summarize natin. Ah, sorry. Ito po yung ating... Nakita niyo po yan. So, natapos tayo last time sa chapter 1 to 11. Yan po ay parallel. Yung iba dyan ay parallel sa second half. So, ganyan po ang pagkakaparallel nila. So, last time, yung sa chapter 12, medyo parallel yan sa introduction. I mean, nangyari kasi yan kay simula sa beginning, no? Genesis hanggang, mabilis lang yung kwento, hanggang yung first century AD, which ano nga sa first century AD, siyempre si Jesus ay namatay, nabuhay, magmuli. And then, pagdating po ng chapter 12b, may persecution, kailan nangyari yun? Siyempre, end times na. Yan ay parallel sa chapter 6 na. So, yan yung period of tribulation and the great tribulation. Nakita niyo po ba? So, yung 6 ay parallel sa 12, yung huling 12. And then sa 13. So sa 13, dyan 666, tatakan. Sa chapter 6, hindi dinitali yung tatakan. Sa chapter 13, yung dinitali. Okay? And then, ang rapture nangyari sa pagitan ng 6 and 7, di pinakita masyado sa first part. Ngayon, dito yung babanggitin sa second, sa 14. Andiyan na tayo ngayon, as in. Okay? Dyan na po tayo. So yun, mga nangyari dati. And then, ito yung mangyayari pa lang na again, parallel nga po sa second, first half. And then, pakita ko din sa inyo yung merong ginawa silang ano dito. Ito, napakita ko na po sa inyo to. Sa yun Pastor Anderson, Faithful Word. Yan, okay. Hala, may kalaban. Ayaw makita. Hala. Yun. Ganyan ba kanina? Hindi niya kaya mag-zoom. Resolution. Anyway, sige, huwag natin zoom. Ah, matay talaga. Ano ba to?
Kalaban na. Bakit ganun? Ito. Masyadong malaki kasi yun eh. Yan. Pag hindi sinu-zoom, okay. 1, 2, 3. Okay lang. Sige, dyan lang tayo. Sasummary lang naman eh. Ganun pala yun. Okay, yung itinatawag na day niya 70 week. Bakit 78? Kasi po nangyari na po yung 1 to 69. Okay. Itong 70, medyo hiwalay siya dun sa first 69. Basta, pag sinabing week is parang 7-year period yan. Okay. So, alam natin week is 7 days, di ba? Pero dito sa, ano, obviously, years. Medyo natakil na natin dati yan. And then, bakit hina-highlight to? Kasi ang daming happenings dito. Ang daming mangyayari. So, natapos na natin nga yung... balik ko nga isa. Ano na? Nangyari. To. So, saan yung 7-year period dyan? Dito po yan sa, simula sa, dito, yung chapter 6. And then, hanggang, dito po yan sa, oo, hanggang sa destruction of Babylon, sa 19, yon. Okay? Yan yung period na yan. Napakita lang natin para may overview kayo. So, bakit ano yung mga bilog-bilog na yan? Ito po yung mangyayari, mga events po yan na minalkan, even in Old Testament, pero mas malinaw sa Revelation. So, hindi ko kayang i-zoom, yun, no? Mamaya. Pero dito sa gitna, yun yung Abomination of Desolation, sinasabi si Daniel. And then, dyan din po yung, ang rapture, yung pinaka, yun pa. Yung dito, dito. Yung may pula. Nakita niyo po yung pula? Yung orange is tribulation. Yung pula is great tribulation. Yung itim is God's wrath. So, medyo hati sila sa gitna, di ba? Ayan. So, try ko lang i-zoom, ha? Mamatay ulit. Mamatay? Oh. Ito na lang. Wala na, nagahang. Anong app ba to? Andali. Andali, andali. Kalaban. Ay, kung ito. Nakita niya, sabihin niyo. Sino? Nakita mo na? Iba yan eh. Tabor na. Ayan, ano nga, no? Okay. Ayan, nasa app. Okay. Kalaban talaga kasi kalaban nila 'to eh. Ganun. Record pa naman tayo. Namatay talaga. Anyway, ito lang tayo. Tapos nakita nyo yun, share ko next time sa inyo yun.
So, na dito sa chapter 13, yun ang itatakan, ano mangyayari nun? Kaya po, marami nag-ano ngayon, niloloko tayo ng mga makikilala ako, niloloko ko sa yung vaccine daw. Ba't ka takot magpa-vaccine? Ano, 666 na yan? Eh? Yeah, ganun, di ba? So, kasi may pareho eh. Ngayon, sabi nila, hindi naman tayo pipilitin. Pero, hindi pa naman. Pero, marami na pinipilit. Alam nyo ba yun? Kahit dito, yung ilalangan namin sa... Sino ba yun? Sabi, hindi naman po kami pinilit, kaso pag hindi, ayan, sina Mother Church. Sabi, hindi naman kami pinipilit, kaso kailangan mo magpacheck ng pacheck araw-araw. Gastos ka. Hindi, syempre, mag-iisip ka nun. Parang ka na rin pinilit, di ba? So, sa US, ganun na. Sa ibang, sa New York, ganun na. Sa Australia daw, ang daming lockdown. Wala pang 100 ng cases nila sa isang araw. Nagla-lockdown na naman sila. Bawal ganyan, bawal ganyan. So, di parang nangyari doon sa chapter 13 na bawal kang bumili, bawal kang magbenta. Bawal ka na. Parang gano'n. Patayin ka na. Gano'n. So, ngayon, di pa naman kinukulong, pero yung iba... Magpikon niya, kukulong tayo niyan. Kaya yun yun. Kaya tapos tayo sa 14. Ano nangyari sa 14 sa A? Ito po yung 144,000. Alala pa? Sino yung 144,000 na yan? Yes, siya. Israel. Mga dating namatay na, mga virgin, lalaki, tsaka matino. Okay? Mga Diyos. Mga virgin, nasabi ko na ba yun? Ano ba yun? Yan. So, sa chapter 7, dun inisa-isa sila from 12,000, from the time of ganyan, ganyan, time Judah. So, dito, ang detailing nilagay lang dito is, yun nga, meron silang song, at sila na nakaka-intindi nun, nakakanta nun, tsaka yun, mga whim, virgin sila, no? And then, tinatakan din sila sa forehead. Dito ba yan? Ayan, sa forehead. Okay. And then, natapos din last time yung angel na may dalang gospel. So, ito yung, di ko alam kung ba't di may tindi ng iba. May gospel ka, may mag-preach ka. Para saan yun? Siyempre, may maliligtas pa. Even sa time na ng rat. Dito tayo sa 14, pagkatapos ng rapture. Okay, dito tayo sa pula. Yung orange, ano pa lang yun? Tribulation, yun na, tatakan yan. Malapit na magtatakan hanggang sa Great Tribulation, tatakan. And then, pinipersecute yung mga Kristiyano. Sa itim, bago yung itim, rapture. Yung mga ligtas, kukunin ng Panginoon, dating si Jesus. Doon na tayo, sa langit. Amen? Amen. Dito yung ngayon mangyayari yun, sa mamaya, yung sharp sigil na tinatawag. Okay? Doon na tayo ngayon. So, and I look, and behold, the white cloud, and upon the cloud sat like unto the Son of Man. Sino ay Son of Man dyan? So, wala namang iba eh. Diba? Having said, a golden crown in his hand, a sharp sickle. So, itong detalye na to, wala to sa iba. Hindi ko nakita sa iba to eh. Kasi sabi sa Matthew 24, ang kukuha sa atin, yung mga angels. Pero dito, parang kasama si Jesus eh. So, siya yung mag-re-re. Pero yung isang, meron parang another angel na may sharp sickle. So, siguro ang ano nun, paiwatig nun is tulungan sila. Ganun lang naman yun eh. So, ano yung, kailangan natin banggitin pala yan sa, ano, anong Matthew ba yun? Para ma-match natin. Ha? Tama. So, ito yung may kwento ng nagtanim, yung parable to ni Jesus, nagtanim yung isang lalaki. Tapos may kalaban siya, naalala niyo yun? So, pagtulog niya, may ibang nagtanim. Anong tinanim niya? Siyempre, wheat. Yung kalaban niya, tinanim is tears. So, nangyari daw doon ay
pinaliwanag ni Jesus, sino ba yung mga ganyan? So sinabi niya dito, maliwanag po yan ha. The enemy that sowed them is the devil, and the harvest is the end of the world. Yung panahon ng pag-harvest, matagal ba yun? Diba, pag nagtanim ka ngayon, aani ka na pa bukas. So hindi, diba? So ang Panginoon, nagtanim na matagal na. Ang kalaban, nagtanim na matagal na. So itong harvest na tinutukoy ngayon dito, malinaw po dyan, ha, is the end of the world. Ito pinag-usapan natin, end times. And the reapers are the angels. Okay, reap. Alam nyo ba yun? Tinignan din natin dito yun, diba? Yung reaper. Yung parang kamatayan. Di pa. Di may nabutan. So, nata internet eh. Ano ito ba yun? Wala tayong internet ba de? Yung may karet? Kamatayan? May nabutan yun? Sige, para makita ng mga bata. Kawit. Sige, connect tayo, connect. Sickle. So, yan. Ayita ko lang sa inyo, mas mga bata. Sickle. Ano spelling nun? Yan. May C. Yan. Dali ah. Para ma-visualize nyo. So, ang Bible, mahilig po dyan, no? So, yan. So, may sa Revelation nga yan, no? Okay. So, panggapas. So, iba dyan, si kamatayan pa nga yung picture dyan, eh, di ba? Yan. So, yung harvest, hina-harvest, hindi masama yung sickle, ha? Kailangan kasi, para mabilisan, yung maha, ano ka, okay na, nakita na. Yan. So, matagal na po yung illustration na yan. So, okay na yan, okay na yan. So, yun po yun. So, mayroon daw siya nakita. Si John po ito, nakikita niya, pinapakita kasi sa kanya. So, may angels na may sharp sickle. Yung Son of Man, si Jesus yun, mayroon yung sharp sickle. Anong gagawin niya? Oops, balik tayo sa Revelation. Mag-harvest na. Ano yung sabihin nun? End of the world na. Pag ikaw ay i-harvest mo, damo. Anong gagawin mo sa damo? Susunugin mo, walang pakinabang yung damo, di ba? Ang sinaharvest nila yung wheat. May pakinabang sila doon. So, ang illustration doon, yung mga anak ng Diyos, may pakinabang, di ba? Kaya ka tinanim para later, i-harvest ka. Yun yung mga anak ng Diyos, sila ay ilalagay sa langit. Sa kanina sa Matthew 13, sa barn nung may-ari. Ngayon, itong mga walang kwenta, damo, hinayaan ng Diyos na tumubo sila. Amen? Pero, anong gagawin sa kanya later? Susunugin. San sinusunog yan? Sa impyerno. Okay, malinaw yun, ha? So, may sinasabi nyo, trust in the sickle and reap, for the time is come, for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. So, oras na, parang ganun. And he that sat in the cloud thus in his sickle to the earth, and the earth was reaped, and another angel out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle, another angel came out from the altar which had power over fire and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, thrust in thy sharp sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for grapes are fully ripe. So, ang again, parang binabasa mo to, ano, ba't nag-harvest lang ba sila nung ginagawa dito?
So kaya kailangan maintindihan mo yung kanina binasa sa Matthew 13, ang dinidescribe dyan is end of the world. And the angel thrust in his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trodden without the city. The blood came out of the winepress, even unto the horse bridles and in bridles. Inaalala yung lagi na bridles yan, ha? Hindi bridles. Ito po yung nilalagay sa bibig nung mga kabayo para hindi sila, ewan ko, umagat or basta dyan sa kinokontrol eh, ginaganong-ganong yan, di ba? And by the space of 1,006 furlong. So, ganito yun, ha? Sobrang daming dugo daw. Gano'ng kadami? Pwede kang pumuno ng, hindi ko nakuha yung sukat ito, basta marami ito, kilometro yan. Tapos, sabi natin na lang ito, buong lisel. Sabi natin gano'n na lang. Tapos, yung dugo daw na umaapaw hanggang, gano'n ba katangad ang kabayo? Ganito yung mga ganyan. Imagine mo yung parang swimming pool ng dugo. So, bakit gory yung ano dito? Kasi nga, wrath of God na yan, yung daming mamamatay. Itong corona, wala pa yan. Coronavirus. Eh, siguro, ang dami na rin populasyon ng tao dito nung time na to. Kaya makakapuno na sila niyan. So, again, di lahat mamamatay, ha? Pero marami. So, nalagpasan na pala natin yung ano, no? So, ito na po yung sinasabi natin rapture sa Revelation. Medyo yung detalye is mabilis lang, eh. So, pag ni-rip na sila, rapture na po yun. Okay? So, 15. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, seven angels having the seven last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Okay? So, after ng rapture, marami na namatay, pero marami pang buhay, kaparusahan pa sila ng Diyos. Okay? Nag-uumpisa pa lang po yung problema nila. And I saw, as it were, a sea of glass mingled with fire, and them that gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. So, naalala nyo kung saan yun? Sa Revelation 7 ba yun? Eh, sorry. Sea of glass. 7 yun, di ba? Ah, sa 4. Okay, ito yung mga sa 4. Nasaan yan? Sa langit, di ba? So, kaya yung 15 ngayon, sa langit yan. So, parang last time sa Revelation 7, yung setting nun sa langit na naman. Basta ba't pabalik-balik tayo sa langit sa earth? Eh, ganun ang kwento eh. Sabay-sabay kasi nangyayari yan. Dito, pinapahirapan sa langit naman, yung mga namatay, yung mga ligtas, anong ginagawa na doon? Oo, hindi pa masyado kasi nanonood tayo. Yung mga nakikita natin, yung mga loko-loko, no? Doon si Pope, and doon si Michael Jackson. Patay na pa si Michael Jackson. Sino ba? Yung buhay pa ng ano? Si Kibuloy. Doon, no? Pinapanood natin, Lord, sige. Durugin niya yan. Manalo. Sino manalo? Yung buhay pang manalo. Yan. So, pansinin yung tawag sa mga Kristiyano, had victory over the beast. So, actually, nanalo yung beast, di ba? Napatay nga tayo. Pero, ilangit tayo. So, sinong victory? Tayo pa rin yung victory, no? At saka sabi niya, over his mark and over the number of his name. Naalala niyo yung last chapter 13? Nagtatatakan sila, tayo, sila, wala. Sige, tatakan nyo kami. Tayo, ayaw. Sige, nahabulin tayo ng mga drones, di ba? O sino man yun. So, tago-tago tayo, mamatay man tayo, or hindi, panalo tayo kasi hindi tayo nagpatatak. Amen? So, sana, naitindihan natin ito. Baka naman pag nagtataka na, sige, go! Kaya lagi natin itong minaulit-ulit eh. Pero iba ngayon, parang di mo lang kinakabahan sa vaccine na yan eh. Nang-aasar pa eh. Wala sila. Yan din yung mga klase ng tao na ano, dito. Wala, hindi naman yan eh. Okay lang yan.
Kasi pre-trib sila eh. Wala, wala pa yung Panginoon. Eh, hindi yan yung 666. So, nabanggit na naman yung harps, di ba? Kasi nag-aawitan na tayo dun eh. Though hindi ako marunong mag-harp, siguro. Wala, ako gitara lang alam ko eh. And they sing a new the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, "Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, thus just and true are thy ways, thou King of Saints." Tingnan nga natin ito rin ba sa Deuteronomy 32? Natapos na tayo doon sa chapter ano eh, di ba? Deuteronomy 32. Tingnan nyo rin, gusto nyo. Deuteronomy 32. Great and marvelous are thy works. So medyo may parallel dito sa verse 3, because I will publish the name of the Lord God, ascribe greatness unto our God. He is the rock, his work is perfect. Ito naman, just and true. The God of truth. O, ganun din, di ba? Just and true, thou King of Saints. So medyo may pagkakapareho. So again, ito po yung Deuteronomy 32, itinuturo sa mga Israel after sila maligtas dun sa Red Sea. So bakit kinakanta ulit nila yun? Kasi tanggumpay eh. Yes! So tapos sa magkantahan, "After that, I look and behold, the temple of the tabernacle and the testimony in heaven was open." Ano meron? "And seven angels came out of the temple, having the seven plagues." So, tingnan natin to. Naalala niyo yung... Nagawa eksena na naman to. Okay, yan. Sana hindi mamatay. So, nakikita niyo po yung nandito. Yan po ay sa orange, yung taas ng mga bilog na itim. Yan ay seven seals. So, 1, 2, 3, 4, 5, and then 6 and 7 halos magkasabay, di ba? Kasi po, sa first part ng Revelation, anong nangyari doon? After nung seven seal, pumasok yung seven trumpets sa taas. Ano yung meron sa seven trumpets? Naalala niyo pa? Yung mga wrath of God yun. Isa-isa. So, seven plagues din yun. Pero ngayon, seven vials naman, makikita sa ating chart, sabay-sabay halos yun. Okay, nangyari. Kasi, naniniwala tayo, kasi yung mga naapektuhan ng trumpet, saka ng vial, halos pareho. So, first is earth, then sea, and then rivers, then sun, darkness, yung Euphrates River, and then last is yung hail. So, may pagkakapareho sila. Titignan natin ngayon lahat. Yung sinasabi dyan, ha? Seven plagues. "And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of wrath." Yung pala yung vials. Ano daw laman nun? Wrath of God. "The temple was filled with the smoke from the glory of God and from His power, and no man was able to enter into the temple till the seven plagues of the seven angels were fulfilled." Okay, so sino bang mapasok sa parang ano to, special event? O, stop muna, parang tayo dito pag mayroon tayong holiday dito or sila pista, di ba? Inasarado, nasarado yung mga kalsada, di ba? Ba't ganun? Special yun eh, sa kanila, okay? Ito talaga special. Wala mo nang papasok sa temple kasi may nangyayari sa earth. Paparusahan na yung mga... Tayo naman, nasa langit, nanunood na tayo. Matutuwa ba kayo pag pinaparusahan na yung mga masama? Dapat, di ba? Yung iba, ay, wawa naman. Kaya ibang interpretation na sa Revelation, di yan, ano yan. Masama naman ng Diyos pag ganun.
Hindi masama ang Diyos. Kaya gusto kong ayan, sabi dyan, from the glory of God. O yan, Diyos ay napupuri pag ang mga masama ay napaparusahan. Amen? Yan ang justice eh. Tandaan nyo po yun. So tayo minsan may judgment tayo dito sa ibang tao. Sabihin nyo, Pastor, ba't sinasabihan mo si Kibuloy na loko-loko siya? Salita pa nga lang yun eh. Pag pinarusahan yan, talagang nangarang ano yan, fatality, alam nyo ba yun? Talagang patay yan. So, masaya ba to? Masaya ba kayo na si Pope, kunwari, si Pope, inaano, iniipit yung ulo. Labas yung dugo. Matagal ko lang gusto mangyari yun eh. Pero, ang Diyos ang gagawa nun, amen? Hindi tayo. Ang dami pinapahamak nun eh, sa impyerno, di ba? Soriano. So, nasa impyerno na yun eh. So, may question ba? Medyo mahaba na yun na ano natin eh. Pero, basta yun muna. Eh, yung nangyari dyan. Tuloy na kaya natin. Tuloy natin. 10 minutes lang. 16! Eh, pinarasaan na yung mga kalaban ng Diyos. Ano pa mangyayari? Meron pa. There's more. And I heard a great voice of the temple of God saying, the 7 angels, go your ways. Ito na, ibubuhos na yung mga vials. Dito naman natin makikita na parallel ito sa mga trumpets. The first went, okay, binuhos na. Pour out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them that worship his image. Okay, sino ulit yung mga nagpatatak? Yung iba nagpatatak. Parang hindi po kasi lahat ng tao natatakang, wala naman sinabi, di ba? Marami nagpatatak. So, mangyayari daw sa kanila para silang magkakaroon ng sakit. Okay? So, pwede ba yun na piling-pili lang yung magkakaroon ng sakit? Naipakayan na lang dun eh. Pwede ba yun? Alam nyo ba na ang finding nga dyan yung mga nagkaroon ng flu vaccine? Kasi iba, takot na takot dyan kahit dati. Yung mga nagpabakuna daw ng flu vaccine, dun mas matindi raw yung naranasan nila dito sa coronavirus. Pwede kasi merong tinurok sa'yo eh. Kung merong ibang sakit na magre-react doon sa tinurok sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Kawawa ka. Yung iba rin daw ng mga addict, merong sinasabi sila na ano eh, nasakit yung mga addict na para silang nagkakasakit sa balat. Okay, parang kala nila para silang ano, merong insekto sa loob ng balat nila. May mga ganun. Kasi po yung mga chemicals kasi hindi yan dapat tinuturok sa katawan natin. Ginawa ng Diyos yan, okay na yan eh. Wala tayong kailangang iturok sa atin. Pag inabuso mo yung katawan mo, pwede mag-react sa'yo yan. Kaya ito po, example yan, na sila mismo na nagpatatak, again, ligtas o hindi ligtas yan, ay hindi pala ligtas, hindi pala natatakan. Natatakan, basta unsaved lahat yan, pero yung mga natatakan, magkakasakit. So anong parallel dyan sa dun sa trumpet, sa earth, yun ang hinusgahan, yung earth. Second angel, poured out his vial upon the sea. Okay? Naalala nyo yung mga trumpets, sa sea din yung second trumpet. Tinamaan yung sea. So, ano ba meron sa sea? Siyempre, may mga tao rin dyan, yung mga seaman, nandyan. Pero still, yung mga hayop. So, sabi dyan, it become as blood of a dead man and every living soul died in the sea. Patay. Pastor, okay lang naman sa akin, wala naman tayo sa sea. Pero ang daming tao pa rin nun. E paano yung mga naingisda? So, yun, maapektuhan yung kabuhayan natin yan. Amen? Tsaka mamaya, may epekto actually yan. Kung namatay yung mga buhay sa sea. Third angel and poured out his vial upon the rivers, fountain of rivers, and they become as blood
Bakit nagiging blood itong mga ito pag namatay? Siyempre, kumakalat, di ba? Yung blood. Eh, pag sa dami niyan, magmumukhang dugo talaga yan. So, tingnan natin yung last time. Yan ay, yung trumpet, dun din siya, sa river din. Okay, nakikita niyo yung parallel? So, marami namatay. And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art and which was. Nakailan na tayo? Third. Ito, pakinggan nyo ito. Dito na tayo matatapos. And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art and was and shall be, because Thou wast judged thus. So, sa Tagalog, yung angel ay pinupuri niya ang Diyos. Dahil pinarusahan niya yung dapat niyang parusahan at sabi niya, righteous siya. Ano yung sabihin ng righteous? Matuwid. So, isa sa mga attribute ng Diyos, kung na-soul winning tayo, alam niyo yan, bakit kailangan mamatay ni Jesus? Kasi kailangan may parusahan. Okay? Kaya later, ang Panginoon ay tinubos na tayo lahat, kaso hindi tumanggap, wala. Sino ba parusahan ngayon? Di sila. At dahil matuwid ang... Dahil dapat mangyari yon, kaya kayo po, pag may pinapagalitan, right, mayroon tayo ditong dinisiplina. Okay, ikaw, wag mo na muna atin, ha? Huwag kayo magagalit kay pastor. Kailangan natin gawin yon, amen? Pag pinalo yung kapatid mo, magagalit ka ba sa nanay mo? Diba? Iba, ganun eh. Pagkampihan kaya natin si nanay. Huwag ganun. Kaya sila pinaparusahan dito dahil lang Diyos ay just and kailangan gawin yun. Amen? So, yan. So, at least sana nakikita nyo yung ating yung tema ng ang Revelation, no? Na pinaparusahan yung dapat parusahan at maliligtas. So, again, sa panahon nila may maliligtas pa rin, kaya praise the Lord pa rin. Amen? And let's pray, Lord. Maraming salamat sa katapos naming mag-aaral. We pray na kayo po'y maging familiar kami dito, Lord, sa mga napag-aralan namin. Ito po'y hindi po lingid sa amin. Nasa inyong salita ito, Lord. Kailangan ng pag-aralan at mag-derive, Panginoon, ng mga aral dito, Lord. Maraming salamat po, Lord, at kayo po ay just pala. At yung mga loko-loko ngayon, nakikita namin malakas pang loob. Kayo po'y nasa laulang. Yung pangalan, yung gawain, Panginoon, makita namin na later sila po'y husgan. And makikita namin kayo matuwid. At makikita namin yung justice at yung glory, Panginoon, at pupunoy niyo po ang temple. At I pray na matuto kami even. Nandito kami, Lord, maligtas. Ang dahil maligtas, Panginoon, maging masipag kami mag-soul winning. Mahal namin sa buhay. Sino man yung pwedeng maligtas, Panginoon, ay ma-reach namin sila ng salita, Panginoon. So, kayo pumalalati in Jesus.